Si Michelle, para sa so Sister Baby, ilang taon na yan na kinukumbinsi sa homeschool? Hindi lang homeschool, marami pa ibang assignment. Ngayon, noon umuo na, pero balik dati. Ibig sabihin, uy, may libreng school, ganyan, libreng matrikula, balik dati. Ang mensahe dito, kung may pangitain ka sa panganib, kung ganyan, magbabasa yan. Hawakan mo, katali lang to. Ito kailangan natin tuloy-tuloy ang warning sa pamilya. Kukunti lang siguro yung nagsasabi sa pamilya, di ba? Yung nagsasabi lang, mga batingaw. Pag siya yung batingaw, sila doon. Kailangan marami at araw-araw. Sister Lisa, dapat hindi ka tumigil sa pagbahay-bahay. Dahil lang may kamag-anak na nagpaiyak sa'yo, tumigil mo na bahay-bahay. Tama ba? Kailangan lumipas na yan. Alam mo, trick ng Diablo yan eh. Binisi ka sa ibang bagay, pagbalik doon, nalimutan mo na balikan. Okay? Isipin nyo, parang dark ages, ang mga pamilya ngayon, dito sa mensahe natin. Ilan sa mga pamilya na intindihan itong mensahe natin? Sino dito sa inyo na intindihan mensahe? Pataas kamay. Okay, huwag niyo pa ba? Tingin nyo ba, abog nila yan o hindi? Hindi. Hindi. Ibig sabihin, nasa kamay ninyo, paliwanagan sila. Ngayon, ganito. So, sila si Barcel, so Sister Baby, marami ng warning, payo, ganyan. Pag merong hindi magandang nangyari, mahal na matrikulang leksyon, ang gusto ng Diyos sa buhay nyo, i-share nyo sa iba yan. Si Bar Jerry Palilog, yan yung assignment niya dati. Yung patutuo kaso, baka, hindi tuloy-tuloy. Ang pinag-usapan natin, personal yung dealing sa Diyos. Naintindihan nyo? Meron kayong utang sa Diyos, tapos, paano nyo babalikan? Siyempre, parang hindi na kayang bayaran ang utang. Binayaran ni Kristo yung utang natin. Hindi natin kayang bayaran. He paid the debt. He did not owe. I owe a debt. I could not pay. Ano po naman yung kasunod? I needed someone to help me take my sins away. Makinig kayo? Itong gusto kong i-share ngayon, kaya gusto kong ma-record. Gusto magpa-session ni Sister Baby. Sabi ko, hindi makukuha sa session yung bata. At siya ang sinesyon ko, kaming dalawa lang. Ano yung utang mo? Ano yung assignment mo? Asan notebook mo? So, kanina. No! Noon! Di ba taon na? E di ilang notebook na? Noon nga! Kada session, nawala yung notebook eh. Pabigyan ba? Ibig sabihin, kung siguro kung yan, pautang, o walain mo kaya yan. Kung yan ay school, o yung ticket, yung lipad ng aeroplano, hindi nyo wawalain yan. Pero yan, assignment. Ibig sabihin, may leksyon kayong kailangan matutunan sa Diyos. Seryosohin nyo. Ang pera yan, baka hindi totoo yan. Huwag mo itakot tulad ginawa ng iba. Patunayan natin. Dali lang ang patunayan eh. Okay. Sa session na yan, nagmamadali ako. Hindi ko mabigay yung mga dapat gawin. Ngayon, nakatayo ako rito. Magbibigay ako ng general na assignment. Sulat nyo, scribe nyo. Ibig sabihin, tapos na to ah. Ibig sabihin, mahirap habulin. By the way, it doesn't mean wala nang pag-asa. Pero mahirap. Ilagay nyo sa puso nyo parang nawala sila. Kasi maraming pagkakataon, hindi nyo pinansin. Bibigyan ko kayo ng panibagong assignment. O, di panibagong notebook to. Pero kailangan nyo balikan yun ng dating notebook. Ano yung madali ang binigay kong assignment kanina, Sister Baby? Ano yung madali ang assignment binigay ko kanina? Nalimutan, nalimutan! Hindi mo sinulat, no? Nalimutan, sinulat. O, ito, assignment din ni Sister Lisa to eh. At assignment din. Kaya ako to mensahe para magamit nyo eh.
magpapayo rin kayo. That doesn't mean, may kinopia kayo, tapos na, wala na. Bilang merengue lang, tuloy-tuloy nyo alamin lahat. Yung iba kasi may nakututunan konti, independent agad. Oh, sabay-sabay, basahin. Sister Oyang, ito ba yung nakaharap nito? Bawal ka tumingin. By the way, huwag ka titingin sa Facebook o iba, kundi papapitikin kita kay Barmanela. Dito ka tumingin. Lapat pa naman kamay ko. Papapitikin talaga kita at may parin tulot ni Margeria. Okay. Kasi dati ka na tumitingin sa Facebook at saka iba-iba pa eh. Eh, hindi lang ikaw, halos lahat ng young people. Sasabihin ko dito para tumulong kayo ha. Ay, o nga pala, hindi sa akin ni Margeria. Eh, anlinaw ko lang ha. Magkakaroon tayo ng patakaran. Yung ano ko, hindi naputol yung pag ano ko dito. Gusto ko nga sila na, ano eh, ano, may balik eh. Hindi na putol yun. Kahit sa bahay-bahay, mayroon na akong pagkakataon na maano sila dahil apektado sila doon sa nangyayari ngayon. So, lahat ng mga young people na babanggitin kong pangalan, kailangan yung tabihan. Kanina, hiniling ni Bar Jerry si Oyang tabihan. Okay? So, either Bar Magellan, Baby Celso, Bar George, at Freddy in absentia. At kung Alex, kung lalago ka, okay. Part na paglilingkod mo yan. Barmenan. Huwag na. Wala na ganyan. Okay? Kailangan may kunawawag naman yan. Ano yun natin? Okay? Parang mukha ni Sister Ami. Okay. So, Sister Ami, kung ikaw man ay makonsensya. Sister Lucy, Sister Lenlen, Sister Lisa. Binanggit ko na mga pangalan. Kayo, tabihan nyo mga young people na babanggitin ko. Si Sister Oyang, special request ni Marjorie. Pero yung iba, Sister Jaya, Rap Rap, Patrick, Jim Jim. Sino pa yung isip ko? Meron pang Irish, Erica. Lahat yan, Gerald. Lahat yan, tumitingin ng iba sa cellphone. Sa tahimik. Kung sa ibang end time, pasado na, tahimik, di pa gulo eh. Pero para sa atin, hindi tayo kontento dyan. Ang authority ng magulang, pwede maningin. Pero, since wala pang magulang na mature at wala, hindi aabot ang panahon para sila ay madevelo, pwede natin ampunin. Kasi may ampun din sa denomination eh. May ampun din sa ibang end time na hindi yung nag-train, hindi mismo magulang eh. Meron din sa Bible yung ampun. Ito tanong ng Brother Francis ha, singit lang. Halimbawa, kagaya kay Brother George, nag-ampun siya. Ito yung ampun niya, hindi, ano yun, Brother George, tumatakas, hindi mo kayang pigilan. Ano yung gagawin mo? Tatalian mo yan dyan sa puan? Okay, magandang tanong yan. Ha? O, sulat niyo to. Yan yung katulad ni Bugoy. Ngayon, kailangan ma-session kung sino yung pwedeng may authority dyan. Pero, yung katulad ni Jaya, Patrick, Rap Rap, Jim Jim, pati na si David, no? At gusto ko i-report si Owa na kukurap na rin ni RJ sa kwentuhan. Hindi ino-offensive ni Lisa Utos. Ilang beses ko nireko, nalilimutan. Si Hana. So, dito muna tayo sa malalaki. Itong malalaki, mga katwiran yan, pero sumusunod pa yan. Nasa stage sila ngayon na hindi pa sobrang tigas na kanilang puso. Pero tumitigas sa school, dahil yung school na pinapasok, nagpapatigas ng puso niya. Kaya sabi, wala ngayong gabi. Minsan na sa gabi. Wala kayong stability dahil nasa school. Ngayon, akala nyo aktibo. Pero dahil nasa school, bukas na bukas yung pintuan sa Diablo eh. So, ayan, tumigas ang puso. Pero ang sinasabi ko, ito, Bar Magellan. Kung kaya natin, gawin natin. Ibig sabihin, kung may tumakas, let's say malaki sila, tumakas pa sila. Ituloy pa rin natin yan. Ganito kasi, pag nandito sa gawain pang panggabi, ang hinihini ko. Pero kung magawa nyo sa umaga hapon maganda, masanay na. Yung mga binanggit kong young people, pag tinabihan nyo, madedevelop kayo paano mag-ampun. Yan pa yung isang pagkulang sa church natin. Pero wala ang ibang church. Porque ang ibang church walang ganun, hindi tayo dapat makumpiyansa. Hindi naman urgent yan eh. Iba yung hinahabol nila, iba yung hinahabol natin. Kaya sa atin dapat urgent yan. May narinig akong pintas, church natin ganito, church natin ganyan, church ng iba, hindi naman ganyan.
Iba yung labanan natin sa labanan nila. Target natin. Mataas ang mensahe natin eh. Pero mas mahirap ang gagawin natin. Huwag natin ikumpara sarili natin sa iba na hindi naman nila pinoproblema yan. Okay lang naman sa kanila kung hindi nakikinig ang anak nila eh. Diyos na lang bahala ron eh. So iba yung standard nila. Huwag natin ikumpara. Hindi naman sila hirap pa. Pero mababait ang anak nila. Yung bait na yan, daya eh. Kasi merong mababait talaga, pero mang-mang. So, balik tayo. Iba yung mensahe natin, iba yung pinaglalaban natin. So, sabi ni Marjorie, gawin na natin patakaran dito. Si Marjorie ba o si Barmina? Sino may kausap ko ba nila? Ikaw ba? Patakaran na natin. Yung mga focus on the week na kailangan ma-focus on the week, tabihan nyo. Gawin ko. Pag tinabi nyo, anong gagawin nyo? Hindi pa kayo usap. May gagawin pa kayo. Tama yung ginagawa ni Sister Baby kanina. Sinisigil niya si Jim Jim. Ibig sabihin, matagal na siyang may katabi, hindi pa niya nagagawa yan. Kanina ko lang nagkakita na ginawa niya yan. Yeah. Dati, sinikap niya gawin sa anak niya, pero walang nag-record, kaya nalimutan. So, gawin na natin patakaran at gawin natin, huwag natin kaling paalalahan natin sa isa. Lahat ng mga young people, hindi mo kailangan i-announce. Kailangan ka tayong kumilos. Kasi matalino yan. Pag in-announce mo yan, hindi man nanonood yan. Si Oyang lang pwede magsabi. Pag nalaman, pwede sila tumalilis. Okay? Pero, kung mahal mo sila, hindi mo na yung kwento in advance. Hindi ba sila nanonood ng video? Ano yun? Ganito. O, hindi mo na itinan, di ba? Ganito na yun. Ganito yun. Hindi mo na kailangan i-announce, basta gawin na lang natin. Obligado to. Mga young people, ina-announce ko naman sa pulpito, ina-announce din nila. Pero hindi as a singled out sila. Ibig sabihin, singled out, ito. Pag binanggit mo yung pangalan nila, tatalino yan. Hindi mo na babanggitin. Pwede mong sabihin in general, tapos in-implement na lang. Pero namimili tayo ng uunahin natin. Kasi hindi naman lahat pantay-pantay. Meron tayong urgent na kailangan unahin. Francis, baka singilan mo sa before, pati ang bawal sila. Oo, pero meron, sinabi ko lang ito, tayo-tayo, na hindi mo na kailangan announce. Uunahin natin yung malalaki. Then susunod na natin yung maliit. Mas urgent yung malaki eh. Nasa bingit na sila ng ano eh. Bangin? Nasa bingit na sila eh. Okay. Paracelso, Sister Baby. Alam niyo yung pre-iyak, ma? Ano yung pre-iyak niya? Pagpukulan. Okay. PDT to ah. Mag-scribe ano, kayo. Pre-iyak? Baka may ayak ng iyak. Hindi naman nagpipre. Sabay nga! Sabay ang pre-iyak. Ang pre-iyak, kumpisal yan. May naalala ka sa PDT mo. Ikaw lang mag-isa. Naalala mo yung pagkukulang mo. Isulat mo sa notebook. Kaya ko ito mensahe, hindi lang ito sa kanila, sa inyo lahat. Kaya pinarecord ko ito eh. Isulat nyo sa notebook yung pagkukulang nyo. So, Sister Ann, Bermenan, kasama kayo. Si Jelay, Lucy, lahat na kayo. Subukan yan. Alam nyo ba nakaka-cleanse yan ng kaluluwa? Alam yung cleanse? Hindi yan one time, ha? Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Mas bar malaki yung utang nyo, kailangan tuloy-tuloy kayo. Ay, para ha? Reference, kung hindi mo pa iya. Alam mo, Bersenso, ikaw lang mag-isa eh. Kahit wala kang luha, basta sa harapan ng Diyos, nanalangin ka. Lord, naalala ko. Kasala ko ito. Isulat mo lang. Sabihin mo lang, Panginoon, patawarin mo ko rito. Kahit hindi mag-iyak. Kahit hindi lumuha. Kasi baka luha ang tingin niyang iyak eh. Oo nga. Sorry, pasang maton. Hindi ako iyak. Matapak na lalaki ako. Kahit hindi, kahit yung mukha mo, pang-askad, na matigas, basta, huwag, pagtapat mo, isulat mo. Ngayon, ang iyak, hindi man kailangan palabas eh. May nanonood ba sa'yo? Galingan mo ha. Actor ka. Hindi kailangan ng acting dyan eh. Sasabihin mo lang sa puso mo, napipighati ka. Madali lang mapighati, di ba? Amen. Balikan mo lang. Okay. So, itong instruction nyo, apply to sa lahat kaya.
Si Lisa, una kong binigyan ng assignment nito, hindi yan pa yata tinuro sa iba. Tinuro mo na sa iba? Okay, punta tayo sa pangalawa. Ano yung sabi sa Bible? Kung saan ka nahulog, balikan mo. From where thou hast fallen? So, ito ang gagawin nyo. Babalikan nyo lahat ng notebook nyo. Sa abot ng kaya nyo, parang dadagdag yan sa iyak nyo eh. Yung dati nyong assignment. So, Sister Ami, siguro meron ka rin. Hindi lang siguro Sister Baby eh. Sister Ami, meron ka na bang notebook assignment na naging paulit-ulit din? Oo, dati. Hindi, meron ka rin. Pwede rin, di ba? Kahit sila ang naka-case study, apply din sa inyo. Baka meron din sila men-an. Meron ba men-an? Wala. Sagot, meron wala? Sagot, meron wala? Meron nun. Sagot ng iba wala eh. Mataas ang tingin na. Okay. Balikan nyo yung old notebooks. Bakit nyo babalikan? Susog yan sa number one. Nangiiyakan. Eh, kay ano to? Kay Celso, baby ko? Totoo yan. Alam niyo ba isa sa assignment niyo yung assert pangalo? Barcelso, may i-re-record ako ngayon sa'yo. Nag-relax ka ba dati, kumpara dati? Dati, i-re-report ko lang yung papaalala ko lang yung ginawa mo dati. Dati, pinapalo mo na si Patrick pag ayaw sumunod. Takot pa siya sa'yo, di ba? Squat. Okay. Tanungin kita. Nung ginawa niyo yan, mas maganda ba yung respeto niya dati kaysa ngayon? Kaya huwag mo na tumalon. Compare natin, noon tsaka ngayon. Mas masunurin ba siya noon kaysa ngayon? Sagot. Si Patrick, natigil lang yung wala sa sina. Parang hindi na siya kaya na hindi palo ang tanong ko eh. Ang tanong ko, dalawa tanong ko. Nag-relax ka ba kumpara dati? Relax na konti. Konti, okay. Tanungin kita. Konti lang daw. Hindi ko po. Kasi paminsan-minsan, pinapalo, minsan hindi. Siya rin. Pero ito, pag-resort na, pag masugod na siya ito, palo ka dyan. Kaya, pag pinapalo, yun ang yun dyan, pag pinapalo, sumalaban. Kasasabi ko lang, ulitin mo na, pabalik ko palo para. Antay ka sa narete, ka muna. Yun ang sagot. May, tumigil kayo sa report sa akin eh. Ito yung tanong ko sa inyo. Ano yung cellphone? Nakikita tayo sa tuwing linggo. Taon na nga to eh. Nakikita tayo, ilang linggo yan? Brad, di mo rin kasi pinapansin. Anong di ko pinapansin? Nagpapatulong ako sa dami, papapansin ko yan. Pero, alam ka na nga, hulaan ko yan. Eh yung school, nakiusap nga sa akin, Brad, pwede ba ipasok ko na sa school? Sayang eh. Hindi nyo itabawin. Tatuloy pa rin ang pag ano, tumitin sa school. May pagkakautang kami pag tinigil eh. Meron akong assignment sa inyo, BBCA. Di ba, hindi ko natin. Pero yung assert nyo, magagamit nyo yun. Ito dapat ha, sinabi ko kay Barney ito kanina. Kung ayaw sumunod ng anak mo, patigil mo! Amen. Ba't na ba makaawa ka, makagraduate siya, kumita siya? Kasi sa araw, pag kumikita na, hindi ka na niya susundin. Paano siya sabihin? Hindi, hindi, kaya sila na may gusto eh. Ang gusto ko nga sabihin, ay, noon sana, Pilino. Yung otoridad niyo, in-assert ninyo. Takot ko. Eh, sinanay nyo, ang mahalaga lang sa kanila, makagraduate. Pero, nakukurap na sa school. Pag nasa church, wala kang singil. Hindi nyo sinisingil nito, di ba? Madalas ko yung 7, singilin nyo yung Bible verse nito. Ginagawa nyo, hindi? Minsan lang din. O, minsan, okay. Ito ang iiyakin nyo. Marami yan eh, itong number 3, hindi ko na ilalagay. Gusto ko ilagay ito, ibalik nyo yan. Kaso, hindi yan overnight magic pill. Hindi siya overnight miracle. Kailangan yung tiisin na unti-unti ang pagbabalik niyan kung mababalik.
Kailangan umiyak kayo sa Diyos. Yung ampon, ito yung pangatlong assignment nyo. Meron kayong yatang mga batang tinuturuan sa bahay. Magtanong kayo kinaminan, ano yung papagawa sa kanila? Kasi baka bakante yung oras. Tanungin nyo Sister Ann, Sister Jelay, ano pa yung pwede ipagawa sa bata? Hindi nyo anak yan. Bumisita lang sa bahay nyo. Pag-practicean nyo sila, pagbigay nyo sila ng gagawin. Related sa Bible, sa booklet. Kahit pabasahin nyo, pakinig nyo sa audio. Palit nyo ng pabasa. Si George dati dito, daming batang napabasa. Tuwang-tuwa sa pabasa. Kaso hindi na nasundan, sayang. Maraming young people dito na ano sana sa gawain. Kaso na, nabitawan eh. Napunli na rin. Hindi, ganito yon. Kailangan sundan natin yung ginagawa natin. Kailangan may kasunod. Ewan ko, naalala George, sabi ko, kailangan masundan yan. Ano? Hindi lang pabasa, may kasunod na step. Kayo, may bata kayo sa bahay. Kailangan nyo muna magtanong, at ito yung assignment nyo. Magtanong kayo, ano yung pwede namin pagawa sa bakanteng oras ng bata? Yan ay training lang nyo, kasi hindi nyo anak yan. Anytime bawiin, wala na. Pero habang nasa bahay nyo, doon yung patupad. Eh, paano nandyan si Patrick, nandyan si Micah? Paano ngayon? Singilin nyo pa rin. I-assert nyo. Ano yung assert? Okay, sama kayo sa BBC. Ayaw namin. Panuhin nyo na. Lalayas kami. Lumayas ka, pero respeto yun sa amin. Hindi ka naman mamamatay pag sinama namin sa BBCA yan. Hindi ka naman namin sinasama sa pot session o ano man. Ha? Sinasama ka namin kung sa makakabuti sa'yo. Matagal nyo ng assignment yung BBCA. Patupad nyo yan. Patrick at Micah, ayaw po. Bakit sila masusunod? Kanina yung anak ni Ricky, hindi lang napagbigyan na sumama sa kaibigan para bumili project ko, no? Project supposedly, excuse. Galit na. Of course, lumipas din yung galit. Sabi mo, Barry, kailan paalala nyo? I-assert mo yung authority mo. Sabi niya, patitigilin ko yan kung hindi sumunod. Pero yung salita niya, pwedeng simbuyo lang ng damdamin. Sabi ko, may paggawa ka. Pag hindi sinunod, patigilin mo talaga. Di matatakot sa'yo, magrespeto. Huwag niyo na hintayin na lumakas sila. Yung kumukontra sa'yo, huwag ka magmadali na i-graduate sila. Parang Diyos-Diyosan niyo yung ano eh, sanlibutan eh. Nagpakahirap ka magpalaki para ibigay lang sa Diablo. Yan yung tipo, larawan. Kung may isa-sacrifice, yung kabila naman, yung kay Nimrod, yung baby, hinandog sa apoy. May hinahandog yung baby na anak doon sa Diablo. Ganon din yung ano, ngayon, kung wala tayong revelation, Diablo ang sinililingkod natin. So, may problema, Brother Francis, eh. Kasi, nakukunan ba ito? Halimbawa, hindi, yung mga pamilya na ina-advisean mo, natin, ay hindi pantay-pantay yung lakas o kakayanan ng ano. Pag in-advise mo yan na patigilin sa school, at ilagay lang sa bahay at hindi consistent yung ano, matitinggal lang din niya sa bahay yung batang pinagsipin. Walang mga Bermagellan. Oh, pangalawa, ito ha, pangalawa. Yung mga pamilya, may mga pangangailangan din yan sa loob. Halimbawa, si Brother Celso, hindi niya nausubaybayan maghapon at mahina si Sir Bibi. Hindi niya kayang ano yun. Maliban lang na magkaroon sila ng teamwork, bawat isa, ano yung pwedeng ano, gawin? So yun yung nakita ko. Sagutin ko muna. Hindi lahat ng pamilya napapayuhan sa homeschool. Merong pamilya dito, hindi ko napapayuhan sa homeschool. Alam mo yan, sigo, kinalam yan. Oh, problema ko nga yung homeschool namin eh. Medyo talagang ini-criticize. Pero kailangan pa rin namin mag-usap. Maging matibay ka. Pero ang pinag-usapan ko, yung hindi nag-homeschool, hindi ko pa sila ma-approach. Napaka-sensitive. Ano yung sensitive? Sige, yung personal lang, hindi pa tumo sa pamilya, pwede na magalit. So, hindi mo na alam muna sa kanila. Ngayon, si Barcel sa Sister Baby, dahil alam ko naman, tanggap niya yung mensahe, sinasabi ko yung katotohanan. Kailangan sabihin katotohanan eh.
Alam, patotoo lang to. Alam niyo ba, sino ba yung nasabihan ko ng homeschool? Si Bar Jerry. Bukod kay Bar Jerry. Wala na halos. O, isang pamilya pa nun. Yung ibang pamilya ng pastor, kaunting katiting lang, alam ko, sa, nagsara sa akin, hindi ko na inulit. Pero ang kwento sa tao, kulit-kulit niya. Ang balik na ng kwento, no? Makulit ako kay Bar Jerry. Makulit ako kay sa ibang tao. Pero hindi ko na, yung mga tao hindi ko nakulitan, parang sila yung inano ko, inopress mo. Ngayon, ito, balik tayo. Itong homeschool, kung nagawa ni Celso, ngayon kayo makakasagot ha, tanungin ko kayo. Kung nasunod ninyo yung homeschool, sa tingin nyo, magiging ganyan yung kalalabasan nila? Sagot, sagot. Hindi pa natin maalaman. Sister Baby, ang gusto ko tanungin sa inyo, nakikita niyo ba yung lakas ng impluensya ng bakanteng oras? Bakit na sa school? Siyempre, yung school. Yung school, kasama na dyan bakanteng oras. Nakikita niyo sa kanya. Ang time depende sa bata. Kasi si Maika, hindi naman ako na sa inyo, pero ano man siya. Pero katulad yung dalawa, talagang nire-reklamo na niya Sister Maika. Ang tingin ko nga, mas matino si Maika kaysa doon sa isa. May influensya yung dalawa, mas malala lang yung isa. Ang sinasabi ko, ganito. Kung tinuloy ninyo yung sinabi ko kanoon, ang barkada sana nila, mga Kristiyano, hindi kayo iwawalang galang. Nasundan niya? Kaya, kung meron man kayo na kinakaharap ngayon na kawalang galang, saan nila napulot yan? Sa labas. Aminin natin, nasa Biblia yun eh. Kahit hindi Kristiyano, hindi niniwala sa Biblia, alam nila yung totoo yan eh. Kahit yung sa kulungan, hindi nila hinahalo yung batang juvenile doon sa ano, mga matured na mga kriminal. So, ang gusto ko makuha nyo, Bar Celso, makuha mo, hindi, napakasimple yung revelation lang yan. Kung pinabayaan mo sila mabarkada ng worldly, magbabago sila, ma-influensyan sila. Nasa Biblia yan eh. Gusto ko magpatotoo sa inyo ng kaunti dahil siyempre na-experience ko yan. Si Barger, ako sa 50 months, kung sinabi ko. Yan, siyempre ito, kailangan ko makahapon itong anak ko ito. Nung sa school noon, una, naiintindihan ko namin, kundi ako naling, pero ang problema ko roon, hindi ako nagtutuloy-tuloy at kumukontraba ako. Ngayon, takbo tayo, madami, si Dalaga, ito. Si Benedict nag-aaral, maayos pero pati isang puso. Walang bisyo yan. Napaka matulungin sa akin. Walang nakagawang anak niyan sa palagay ko. Walang bisyo, mga bahay, trabaho lang. Yung iba nang bibigay din sa magulang, pero hindi kasing tugali ni Benedict. Wala kang makikita sa kanya na kung ano yan, at paggastos. So pag humingi ako ng pera, kailangan suporta. Wala. Pero ang problema ko, matigas ang puso niya. Halos ayaw niya sa gawain. Pero pinahatid yung mga kapatid niya, hindi niya minu-wordling ano. O, ganyan. Ngayon, nung payuhan ako ni Brother Francis na alisin mo na rito yung pamilya mo, doon ako lang, matagal na talagang ayaw ko dalhin sa Quezon, doon ang putol. Kasi kung natutupan at nawala putol, kung hindi na putol, halimbawa sila bibat sila sa gingi sa barkada nila sa school, tumigil sila ng dalawang taon, nakakatakot. Kasi naghihirap ka na nga, hindi pa nakatapos yung anak mo, may mga magulang. Paano naman yung mga bata paglaki niyan sila? Parang totoo ah. Ang iniisip ko, parang sugal na hindi ko rin maintindihan. Masama ko po, paano ko, pero kailangan gawin ko. Hindi ko pa nakikita yung resulta nito. Dinala ko sa kanya, dalawang taon na hindi nag-aral. Ang bira sa akin ng aking mga bayaw, yanan, si Ami mismo. Hindi pa ako panadala yan, 3 years, bago yung sumunod sa akin doon. Paano yung mga bata? Kanya-kanya silang bira sa akin. Pinanindigan ko lang yan. Ngayon, naputol ngayon sila Mima Silano sa barkada nila sa dito sa Manila. Malaking putol yan. Saka tinuloy-tuloy lang ng konti, hindi pa kumpleto sa akin yung offensive. Medyo kapus-kapus pa. Ang naging resulta, hindi na naulit yung nangyari yun sa mga ulan. School ang number one. Kailangan maputol ninyo.
Huwag kayong matakot na ordinaryong school. O ordinaryong school. Kawawa naman, kawawa. Ang dami opposition kahit yung totoo ba yung ALS, totoo ba yung PEPT? Maraming pinaniniwala. Nag-exam si may mga grade 4, first year siya, tapos agad. O, inihintay lang siya ulit. Si Yeye mag-exam na yung ALS. Si Lucy, pinang ALS ko. Tumigil siya ng second year, binibigyan pa nga ni Brother George ng panggastos na para ito yung second year, ayaw na rin ni Lucy. Noong nag-exam siya, nagtakpa siya roon sa ALS. O, nakagraduate din siya ng high school. Gusto niya mag-college, pwede naman. Sabi ko sabihin, o si Nick-Nick, yung isa nakagraduate. Ngayon, ang hawak ko, 13, nabawasan na ng ilan. May mga nag-ALS ngayon. Sabi ko sabihin, hindi totoo yung ano. Ako mismo nag-aalala sa kanya, yung pinagsasasabi niya, parang hindi totoo. Nang ALS, may papel yan. Ngayon, pwede pala talaga, pupunta ako ngayon November, direktang pupunta na sa Pasig, open. Hindi ka pwedeng harangin ng eskwelahan. Takot sila nung pinatigil ko si Joseph, kasama ko lagi. Sila ang pagkagalitan kapag yung bata hindi pumasok sa kanila, anong magagawin nila? Kahit hindi siya pumasok, hindi siya itadrap. Nakitiusap yung teacher sa akin. Baka naman pwede, pinagagalitan ako, isang buwan na hindi pumapasok ang anak ko. Eh, may problema ako dun sa anak ko na babarkada eh. Oh. Sama ko, payag naman siya. Iniwanan ko lang muna siya ngayon. Sinabi mo sa teacher, sa bahay, oh, sa bahay, eksa ka lang. Oo, tingin na. Pina-a-attend ko sa ALS eh. Nagagalit sa kanya. Naku, pagagalitan kayo, bakit mo tinanggap yan dito? Sila ang pagagalitan kasi pabaya sila sa estudyante. Pwede akong mga tuwiran. Takot yan na hindi natin pinag-aaralan. So, balikan ko. Itong putol ng barkada, naging tagumpay ito sa akin kasi nailayo ko sila rito sa eskwelahan dito. Nag-school sila rin doon. Pero ngayon, ang aking target this coming year, sa susunod at sana magtulong-tulong tayo rito. Ngayon, ito ang ating program. Kumari lahat homeschool. Tapos, igalabas na natin sila. Kasi ang this coming year, 2018, igagala ko na sila sa end-time. Hindi pala pamasahe o kung sasamahan para ma-set up sila ngayon sa mga ibang ano, si Mima, si Yeye, at saka iba, ilalabas ko na sila. Maski yan ay i-homeschool mo, nag-aaral, pero hindi ko set up sa ibang end time or sa ibang denominasyon, pwede ka in-engage, kaka-engage. So, kailangan mag-work forward tayo. Okay, salamat. Mr. Celso, Sister Baby, sulat nyo to, regular recording. Kailang, yung parang lupain na nawala sa inyo, babawiin nyo, take back the land. Yung respeto nila Patrick, ni Micah, kaya nyo pang mahabon, mag-assert kayo. Ngayon, Bar Celso, ano yung pwede yung paggawa? Tanong ni Bar Magellan kanina eh, busy sa trabaho. Pero may, ito yung sagot ko Bar Magellan, may nagawa dati na relax dahil hindi nasunod. Na-recon. So, ibig sabihin, hindi imposible gawin. May nagagawa kahit konti. Oo, totoo, busy. Pero kung may regular reconing, coordination, pwede bago-baguhin ng instruction para may alternative na gagawin. May tutuloy. Hindi pantay-pantay pwede gawin ng mga pamilya. Totoo. Pero kung tuloy-tuloy ang regular reconing, mensahe ito ha, may iba-ibang approach bawat pamilya para yung anak nila hindi bulusok talaga. Kasi kung sabihin, hindi natin magagawa yan kasi... Talo na agad. Oo. Full ka naman ha. Yun na yung 10 spies. Suko na. Pero hindi. Meron kami problem, aayusin natin. May alternatibo. Meron tayong punari. May mas intensive, mas extensive. May nag-iba lang ang oras. Di ba? By the way, announcement na lang to. Yung takot na sinasabi ni Bar Jerry, naramdaman niyo ba yan, Bar Celso? Kunwari, pagpigilin yung anak sa ordinary school, baka hindi mag-graduate. Pumasok sa isip niya. Sa akin, hindi. Ikaw. Pumasok. So, Bar Celso, kinumbinsi ko siya eh. Naalala mo, nandun tayo sa Commonwealth? Ang nga lang doon, nung nagtanong ka, magpuprotera na siya eh. Sinabi kong iabasok sa ilis. Hindi, ganito yun. Ang sinasabi kong homeschool, ganito. Na-discovery ko, kaya ko lang sinasabi ng discovery ko, meron talagang ano sa batas na pwede mag-aral sa bahay. Pero magpo-fortune na yun. Yung nga eh, tinatanong mo pa ako, kala mo parang ano, napakagaan technically, mas matipid pa nga sa gastos eh. So, sana
Parang nagkulang ka lang sa, parang ano yan eh, yung pagkabere. Kasi yung pagkabere, hindi mo dapat iniwanan. Okay? At dapat sineryoso mo. Minsayan, kunwari, hindi ka pa na, duda ka pa, dapat pag pinatunayan mo. Ganito, hindi mo nakita yung warning na dangerous. Dangerous. Okay? So, si Margery, parang by faith yan. Ito, mas malala pa siya, Bar Magellan. Ikaw, kinikriticize ka na may homeschool. Ito, wala pang homeschool. Pinatigil niya talaga sa school si Mima. E di sugal na yan. Yan din yung pinachallenge ko kay Ricky dati. Tigil na, muntik na siya umuho. Kasi naghanap na ng ano sa school na ay, hintay pa raw 1 year or 2 year na tigil bago exam. So, technically, hindi ito imposible. Hindi lang sa night at walang, kailangan natin maraming ayuda. Maraming support group, support na persons. So, tuloy lang ngayon. Ang kalaban natin ngayon, ang master key ito. Bakanteng oras, bakarkada. Paano mo sasolve yan? Masasagasaan ang ordinary school dyan. Kasi nasa ordinary school yung masamang barkada at bakanteng oras. May project kami. Oh, kahit anong dahilan na lang. Okay, meron akong i-announce. Ito muna, mag-report kayo ha. Report kayo. Ibig sabihin, magka-coordinate pa tayo. Si Brother Alan ay Madera. May joint fellowship, may camp meeting sa San Miguel, Bulacan. Sabi ko, inaayak niya ako, sagot namin ang pagkain. Sabi ko, kaya mo sagutin ang pamasahe? Oo, pati pamasahe. Ito na, may humiling yung pangatlo. Pwede ba, kung yung young people namin napapunta namin diyan, pwede ba i-set up na isang oras lang naman ng break time nila eh. The rest, scribe na yun. Ikantahan, scribe. Testimony report siguro. Pero yung isang oras na break time na yan, ang hilig, kailangan din tulong natin. Bawat isang young people, may ka-sharing na young people nila. Young people, kay worker nila, kay worker. Kung young people nila corrupt, the worker nila. Pero kung yung people nila mahinit sa word, yun, makaibigan. Hindi lang grupo ni Alan kahit kaninong grupo. Dapat nasa-set up na sila at na-i-scribe na sila. Bukas sa Quiapo, kailangan pa-scribe sila. Kung may kasama sa kanila, kailangan nyo iutos yan. Kung kaya nyo si Patrick iutos nyo mag-scribe bukas sa Quiapo. Ha? November 1. November 1 si Alan. Isang araw lang. So wala tayo. Pero sinasabi ko baka pwede kayo mag-organize. Barber Jelan, baka pwede mo i-organize. Yung mga young people, kasi hindi mo yan ang dadalhin mga young people sa summer, di ba? So yung young people may iwan na ito doon sa Magnificent Seven. Ang leader siya, wait. Ano? Kung kaya i-organize, kukunin niyo yung pang-pamasahe ni Alan. Kasi ikaw yung kausap doon, bakit ka rin kukuha doon sa pamasahe? Hindi, ipapakausap ko kayo, Bar Alan. Sasabihin ko lang, ibagay yung criteria natin. Ang criteria natin ganito. Hindi, pag naayos na yung pamasahe, siyempre pagkain pamasahe, ayos na yan. No? Hindi naman tutulog doon, isang araw lang yan. Ang habol natin, yung isang oras na break time na yan, mag-scribe sila sa gawain, at yung isang oras na break time yan, may ka-email lang ka-interview. Nagawa na natin dati yan sa ibang level din. Nagawa na natin dati yan. No. Kasi sa level sa kahit sa general room na, nagawa natin yung interview sa mga pastor. So, sa level 2. Yan lang. Isang araw lang yan. Wala naman pasok ang November 1. Yung maiiwan dito, kung willing kayo tumulong, i-set up ko kayo makausap ni Bar Alan. Yan lang i-require nyo. Hiling nyo kay Bar Alan, may mga worker na magpag-sharing. Tapos, siguro, partner-partner, kunwari, hindi natin pagsasamahin yung young people. Ano mangyari sa young people kung hindi nyo inano? Magkukumpulan yan. Magbibiruan yan. Funny. Oh. So? Sinyasan pa yan. Kunwari, nakatingin ako. Pindatan pa yan. So, kung may partner-partner, parang bakterya hindi sa akin, hindi nila kayang mag-focus. Bakit? Nasanay sila sa ADHD. Ang ADHD, hindi magbiruan sila, magkwentuhan sila,
O mag-drawing ng napakagandang drawing ni Brother Gerald. Babae. So, ibig sabihin, maraming pinagawa talaga. Dati nga si Samuel, Dragon Ball Z. Nabuta ba yan? So, Super Magellan. Okay, anay ko na. Kung ano ha, kung sakali, November 1, pag-andang sila. Kung okay, kung willing ka, i-arrange lang sila. Okay yan. Okay, supervision lang. Sige, paki-closing, Bar Magellan. Ayaw. Wala, ayaw makasih.